Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Si Stella Rose ulit ito. Inaanyayahan ko po sana kayo na samahan akong bisitahin natin ang puno dito sa Canlaon City, ang pinaka-famous na Century 3 o Balete 3. Pero bago po sana ang lahat, sana ay mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Baby Ray Rose Official. Maraming salamat po. Hello po mga ka-Baby Reros. Oh, sa ngayon po, andito na po tayo sa Canlaon City. Papunta na po tayo sa tinatawag nilang famous Balete 3. So, ito po yung mga dadaanan natin para papunta doon. Pero kung bago lang po kayo at interesado kayong pumunta doon, pwede kayong gumamit ng Google Map para po may guide kayo papunta doon. So sana po ay samahan niyo po ako. So relax lang po tayo. Medyo masikip lang po yung mga dadaanan nating kalsada. Pero makikita natin ngayon na marami tayong nasasalubong ng mga sasakyan, yung mga naka-van, yung iba naka-motor. Siguro po galing po sila doon sa Balete 3. May mga part pa po sa mga kalsada natin patungong Balete 3 na rapid pa po siya. Pero hopefully pagbalik natin or sa pagbisita nyo po ay sementado na po ito para comfortable po yung pagbabiyahe natin. Andito na po tayo at lakad lang po tayo ng konti. Ayan po, nasa harap na po natin yung ating gustong makita na Balete 3 o Century 3. Ayan po. Ang Balete 3 ng Canlaon City po ay nabubuhay po siya at nakatayo po siya more than 1,000 years na po. At nasa gitna po siya ng palayan at coffee farm. Napakaganda at napakatayo po ng puno ng Balete 3 ng Canlaon City. So ngayon po nakikita natin na nilalagyan po ng bakod na semento yung puno para po di siya tuluyang masira kasi noon maraming umaakyat at nasisira yung mga ugat ng ating Balete 3. How wonderful po talaga ang ating Balete 3. Kung sakaling nagugutom kayo, marami pong mga tindahan dito na nagbebenta ng pagkain, pwede po kayong bumili habang kayo po ay namamasyal sa Balete 3. Perfect po talaga itong pasyalan ng buong pamilya kasi po maganda po talaga ang lugar. So marami kayong makikitang mga sari-saring mga halaman at bulaklak. At makakalanghap kayo dito ng presko na hangin, yung sariwang hangin. At saka tahimik talaga ang lugar. So talagang marirelax yung mind nyo, makakawala talaga ng problema. Talagang inaalagaan nila ng mabuti yung mga halaman na makikita natin dito. Katulad din po ito ng pag-aalaga nila sa ating Balete 3 at pre-preserve talaga nila ito at inaalay talaga nila ito para pa sa mga susunod na henerasyon. Thank you.
nakakita din po ako ng mga tinatawag naming baby baletitris sa paligid. Hindi ko rin po alam kung ilang taon na pong nakatayo or namumuhay yung mga baby baletitris. Basta marami ding mga baby baletitris at magaganda din pong tingnan yung mga halaman sa paligid ng mga baletitris. Makikita pa rin natin na marami pa pong tao at marami pa pong dumadating na mga tao na interesado at gustong makita at bumisita dito sa Baletitris. Kumabi, so napag-desisyonan na po namin na umuwi na kasi malayo pa po kasi yung uuwian namin. Pero sa paglabas ko po, nakita ko po yung napakaganda talagang ulap. In fairness talaga, relaxation talaga yung dala ng pagpunta namin dito sa Baletitris. Sana po ay na-enjoy din po kayo sa aking video at maraming salamat po. How wonderful.